Welcome back guys to another video for Hylos gameplay and tutorial. Ngayon kasama natin si iNSECTiON tsaka si Bronze 5 sa isang rank game. Replay to as usual kasi minsan unprepared ako. Anyway guys, tuloy tayo sa natural na rotation which is 1-2-2 na pinapakalat ngayon. Most effective now. Kaya yun talaga gagamitin natin sa rank. So, bumalik sa meta si Hylos. Hindi ko masasabing na wala siya sa meta, pero isa na ulit siya sa mga priority tanks. Kung hindi Grok, Hylos. Kung hindi Hylos, Kufra. Malaki yung epekto ng Hylos sa 1-2-2 ngayon. Hindi ko rin alam bakit or paano siya nabalik siya sa top spot ng meta tank. Pero I consider him bilang isa sa top 1 meta ulit. Sa bagay, mahirap talaga sabayan ng Hylos. Pero using Hylos isn't easy kasi isa siyang walking type na hero. Wala siyang blink, wala siyang dash or anything like that. Meron lang siyang movement speed boost dahil sa ulti. Isa pang tip guys, always pay attention sa map kung sinong dapat bugbugin or sinong dapat i-shutdown. Pero dito mauunahan kami kasi pumalag kami nang hindi na nakikita yung mapa eh. Hindi ko rin na-warningan si iNSECTiON dun. So, kami ang napitas instead. Skipping over na tayo guys. Dito bumabawi kami sa nag-gap naming rotation. Yung rotation namin dapat sa taas kami umiikot eh. Pero hindi namin nadalawan dahil nasa gap. Dahil dun sa pitas na hindi dapat na ganap. Anyway, ito. Isa pa uling tip guys. Sa isang engagement na papasok ng tore, dapat ikaw ang nanguna sa front. Ikaw tatanke ng damage. Kaso nahuli talaga. Hindi ako hinaya makatakas din. Isang basic tip guys para sa isang tank hero. Huwag nyo nga hayaan mamatay yung core nyo. Needless deaths like that. Yung namatay na Gushan. Eh, in that case, wala ako dun para i-protect siya. Nag-advance siya na siya lang. Hindi nyo kasalanan kung namatay ang isang hero na wala yung presence nyo. Kasi siya ang napitas dun, hindi ikaw. Hindi mo kasalanan yun. No need na mag-away pa. Ito guys. Yung vision na pinoprovide ko sa pag-zone, sa pag-front. Ano. Bush ambush. Tamang protect lang tayo guys. Always protect the backliners. Yan pangit position ng Bruno namin dito eh. Kasi hindi namin nakita yung flood, hindi rin namin nakita yung mga. Lagi nyo itututok yung mga skill nyo guys. Importante yan kasi minsan hindi to matama sa hero na dapat yung papatamaan talaga. Pagka isang pindot lang. Madali lang naman siya itutok since nage-extend talaga ang range niya once na-cast siya. Ang ganda, masarap mag-Hylos ng ganun. Napaka-direct ng first skill niya. Only CC niya pero napaka-effective sa isang laban. Ito guys, ito yung zone na zone na pinahanda mo mga kakampi mo in case engagements ng kalaban. Uy, nagmahalat yung Gushan. Guys, always tatatandaan nyo, protect your core at all cost. Kasi pagka nadali yan, hindi lang sa magagap, hindi lang siya ang magagap, pati rin kayo. Tapos, ang trabaho nyo lang talaga is protect vision, zoning, mga ganong ano. Huwag nyo kakalimutan yung basics ng isang tank. Kasi pag kinalimutan nyo yan, madali kayong masisisi for a loss, for a death. May iba kasing tank na feeling assassin.
Sana maintindihan nyo na hindi talaga assassin ng tank. Ang role ng tank is to protect. Yung role ng assassin is to kill. Magkaibang roles ang ano, tank and assassin. Anyways, back to the video tayo guys. Ito naman, Hylos specializes in ano, ambushing ng nasa bush kasi yung first niya napaka-direct na skill. Napakagandang CC para sa isang ambush. Effective siya sa flash kahit anong gawin mo. Kasi maliban sa direct, mahaba rin yung stun duration niya. Ito guys, lagi kong tinatandaan yung pag-a-advance sa bush to provide vision. Kasi maliban sa nakakaligtas na yun ng ano, possible pick-off ng bush ambush, pwede rin kayo maka-sight ng kalaban na malay natin nag-aabang din sa buff katulad nun na nag-try kami mag-invade. And guys, pagka nag-engage ang kalaban, hindi problemang mag-cast ng ulti for disengage, for bluff, para mag-disengage sila. Kung nakita nyo maigi paglapag ko ng SS nang si Atrasan sila. Ganyan talaga ang ano, bush, ang skill bluff. Ginagamit yan ng maraming players na may alam sa isang clash. Yung mga pwedeng ipang bluff na skill, yung mga skill na may buff up na ano, effect, boost in movement speed, boost in damage, mga ganun. Malaking epekto yun para matakot yung kalaban kasi nothing beats the presence of a buff, yung buff ng ano, ng damage or abilities. Panadali kami dito eh. Takbo na na. Hindi problema mapitas guys. Basta wag lang yung papitas ng papitas. Yung needless. Wag lang yung needless deaths. Kasi pagka nagpamigay ng kill sa isang hero na malakas sa late game, yun ang sign ng ano, yun na yung sign ng lugi. Ito, mahirap pumosisyon dito. Gaganda ng setup ng mga hero eh. Given na magandang combo yung Kufra Atlas guys, lalo na't meron pang paired up na Leomord tsaka Claude, mga hero na malakas yung AOE damage. Actually, magandang combo lahat ng kalaban dito pero sadyang hindi sila synchronized or hindi sila magkasundo. Ito guys, always provide vision ulit. Kita nyo kung paano ako mag-check ng bush. Nakatingin ako niyan sa Lord. Nakafocus ako sa Lord kung saan pupunta. In that way, nakikita namin sinong posibleng dumalin ng Lord. Sino pwedeng pumatay. Makakapaghanda yung Bruno namin na nasa backline. Ito na, dito sa part na to, nag-provide ako ng bluff na ulti pero ang problema, di sila natakot. Instead, pumalag sila. Pero walang problema ang bluff guys, as long as makuha nyo yung objective nyo sa paggamit ng bluff. Bawi tayo guys. As you can see, ang bagal kumilos ng Hylos. Sobrang bagal niya. Yung mobility ng Hylos is very weak. Pero yung durability and poking damage, napakalaki. Kaya i-abuse nyo lang yung fact na yun. Yung fact na makunat ang isang Hylos tulad nyan. Tapos yung poking damage ng second skill. Sobrang laki ng epekto nun sa laro. Pero given na makunat kayo, hindi ibig sabihin na lahat ng damage sasakuin nyo. Minsan, i-avoid nyo rin yung unnecessary damages. For example, sasapuin mo yung skill ng isang hero na wala ka namang dahilan para sapuhin.
yan, unnecessary yun. Pero random yun eh, random. That doesn't count, guys. Ito, nagzo-zone ako neto. Zino-zone ko sila. Kita nyo yung nag-a-advance ako. Malaking epekto kasi yung pag-zone. And always check hero value, guys. Inuna ko yung guard kasi yung guard yung pinaka-damage na natitira. And that's all for this tutorial, guys. For more contents like this, subscribe to my YouTube channel. Press the notification bell along with it, guys. Ngayon, sabihin nyo sa comment section kung sino ang gusto nyong hero na i-play ko sa next content ko. I'd really appreciate, guys. Salamat sa panonood.